Hi mga ten, kumusta kayo? And welcome back to my channel. Wait lang. Dito muna tayo sa ating mini office. Naka-receive ako ng comment sa aking YouTube channel. So, ayun. Gusto ko siyang i-address through this video para isahan na lang. Nangangati daw ang kanyang mukha sa paggamit ng Shantahl Rejuvenating Set. So, for today's video, sasagutin natin yan. Yulay-yulay natin ng konti. Ayan. So, sanay naman na kayo makita ang aking bare face. Naks. Medyo malakas na rin yung loob ko. Gawa ng tayo ay naka-alagang Shantahl. O, diba? No promote pa. Alagang Shantahl lang yan. So, ayun na nga. Sagutin na natin yung question sa atin. Nangati daw yung face niya nung gumamit siya ng Shantahl Rejuvenating Set 1. So, marami kasi yung factor yan, mga ating. Possible kasi, syempre, unang-una, i-check natin kung legit ba yung pinagbilhan natin. Kasi, I am not sure, pero marami na rin ako naririnig or nababasa na may possibility na may nag-fake ng ating Shantahl Rejuvenating Set. Kasi yung iba sinasabi nila parang tubig daw. Iba daw yung nabili nila compared daw sa dati. So may mga ganong factor. Hindi ko sure ha. And ayokong i-disclose yun. Basta sinasabi ko lang na possible baka may fake na nagbibenta. Kaya kailangan nyo i-double check kung legit ba yung pinagbilhan nyo ng Shantahl Rejuvenating Set natin. Pangalawa, possible na mga te yung face mo kapag namamalat ka na at tuloy-tuloy ka pa rin nagre-rejuve. Lagi kong sinasabi na huwag nyo siyang dire-diretsuhin ng paggamit kasi rejuvenating set to mga ating. Lalo na ang Shantahl Rejuvenating Set 1 natin is intense yung pamamalat nito. Intense ang formula ng Rejuvenating Set 1 natin. So, hindi ko siya ina-advise na ituloy-tuloy nyo. Lagi ko sinasabi, or kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, 2 days ko lang talaga siya ginagamit. Kasi sa 2 days pa lang, mga ating, mamamalat na kayo sa Rejuvenating Set 1 natin. Sa 2 days pa lang, makikita mo na may pagbabago doon sa face mo. Kasi katulad ngayon, dahil nga, gumamit ako ulit dahil nagkaroon na tayo ng ating monthly visit. So, tinubuan ako ng mga tigyawat. So, kinailangan ko ulit gumamit. Kung mapapansin nyo, ayan, namamalat ako ulit. Ayan, sa aking mga kilay. Namamalat ako ulit sa 2 days ko pa lang ng paggamit ng Shantahl Rejuvenating Set. So, ganun siya kabilis. Ganun kabilis itong Rejuvenating Set 1 natin. So, pag namalat na after mo ng 2 days, morning, evening, sa day 1, tapos day 2, morning, evening, stop mo na. Huwag mo na siyang ituloy. Hayaan mo na yung mukha mo kasi mamamalat ng kusa yan. At yung pamamalat niya ay intense. Intense na ibig sabihin yung ganito, yung talagang bakbak mong bakbakan ng labanan. Ganun siya pag namalat. So, pag tinuloy-tuloy mo yung pag-rejuve mo, may tendency talaga na maghahapde at magre-react yung mukha mo kasi nga nasusobrahan na yung sa pag-rejuve. Tapos, huwag nyo mamadiliin yung paggamit ng rejuvenating set natin. Hindi mo kailangan na isang gamitan, iuubusin mo to. Napakadami nito, girls, mga ating, or mga boys, o kung ano man yung gumagamit ng Shantahl. Napakadami nito para sa isang gamitan lang. Sulitin nyo, namnamin nyo yung paggamit. Ibig sabihin, kung ano yung, kung meron na kayong daily routine na ginagamit nyo sa mukha nyo, pwede na kayo mag-proceed doon after nyo gumamit ng rejuvenating set. Kung wala naman, ang night cream tsaka day cream, pwede nyo ituloy-tuloy, pero wag na kayong magto-toner. Kasi maganda rin naman ang sunblock natin at tsaka yung night cream para mag-maintain yung pagiging glossy ng face nyo. Pero kung hindi naman at meron kayong hiyang talaga sa inyo na ginagamit, pwede nyo i-proceed doon. Basta ipahinga nyo yung face nyo. Huwag nyo ituloy-tuloy yung paggamit ng rejuvenating set. Kasi may possibility talaga na masunog yung mukha nyo. Kasi rejuve nga to. Kahit saan nyo siya i-search. Based sa experience ko, based sa paggamit ko, and based na rin sa pag-research ko, hindi talaga maganda na tuloy-tuloy yung paggamit mo ng rejuve. Kasi ginagamit lang natin to para mag-exfoliate yung face natin, para matuyo yung mga tigyawat natin, matanggal yung mga dark spots natin sa face. Maganda siya. Pero,
kailangan mo siyang i-stop, kailangan mo siyang ipahinga. Hindi mo siya pwedeng idire-diretso. Para sa akin, again, disclaimer para po sa akin. Hindi siya mabisa ng tinutuloy-tuloy. Kaya merong iba ako naririnig na nasusunog na yung mukha nila, nangangati na yung mukha nila, hindi sila hiyang. Lagi ko tinatanong, paano nyo po ginamit? Ano po yung paggamit nyo? Saan po kayo bumili? Sino po yung nabilhan nyo? Lagi ko yung tinatanong kasi pwede kasi doon yung factor. Sinisisi na nila sa product pero hindi nila naiisip yung baka possible na mali yung paggamit nila or masyado nilang inabuso yung paggamit nila nung Shantahl Rejuvenating Set. Kasi kung totoosin mga ating, hindi ko siya ibebenta sa market or hindi ako maglalakas ng loob na mag-video, gumawa ng content na about sa Shantahl kung hindi siya maganda at hindi ko siya nasusubukan. Kasi kung mapapansin nyo, from the previous videos ko years ago, makikita nyo yung pagbabago ng mukha ko. Tapos, di ba nag-stop ako kahit naman dito sa vlog, nag-stop ako eh. Kung kailan lang ako ulit bumalik, parang last June or July, tapos nag-upload ako ulit ng video, makikita nyo rin doon kung ano yung itsura ko bago ako gumamit ulit ng Shantahl Rejuvenating Set 1. Mapapansin ninyo yung pagbabago ng mukha ko. Katulad ngayon, wala akong ka-makeup. Ilaw lang, sinag lang ng araw, and nag-lip tint lang ako. Pero confident ako na ilabas yung face ko kasi nga nagla-light siya, nag-glow talaga siya sa Shantahl Rejuvenating Set 1. And isa pa, may gusto ko rin siya i-address kasi before ang Shantahl Rejuvenating Set 1 natin is merong whitening set na tinatawag katulad nitong sa picture na to. Yan, kung makikita niyo diyan sa picture na yan, yan yung dati nating whitening set or maintenance after natin mag-rejuve set 1, ito na yung next step natin para mag-maintenance. Pero ngayon kasi, hindi na siya available sa ating company. Wala na po yung whitening set. Instead, ang pinalit natin dyan is itong Shantahl Rejuvenating Set 2. Same lang sila almost, kasi whitening din naman to. Whitening toner, whitening soap, whitening night cream. Pero tinatawag na natin siyang Rejuvenating Set 2. Kasi ito, formulated na siya para sa mga sensitive or hindi naman gaano maraming chismis sa mukha nila na gusto nila matanggal. Gusto lang nila mag-glow up. Gusto lang nila malinis yung mukha nila. Kaya kinireate si Rejuvenating Set 2 kasi mild ang formulation nito. Hindi po ito ginagamit as maintenance kasi para sa akin, ito po ay still Rejuvenating Set pa rin pero mild na lang siya. Ibig sabihin, ito pwede mo siyang gamitin hanggang 7 days or depende sa'yo kung sanay ka na, depende sa texture ng mukha mo, pero ina-advise ko lang siya na 7 days mo siya gagamitin kasi sa 7 days mo siya ginamit, dun mo makikita yung pag-glow up ng face mo. Same lang sila ng resulta, kung ano yung resulta ng Rejuvenating Set 1 natin at itong Rejuvenating Set 2 natin, same lang po sila ng result. Medyo matagal lang ito, aabot ka ng 7 days para ma-achieve mo yung looks na gusto mo, yung pagka-glass skin, pagkakinis ng face mo. Compared mo sa set 1 is 2 days pa lang makikita mo na agad yung difference ng face mo at saka yung pagka-glow up niya. Kasi nga intense to. Ito ay mild formulation lang. Okay, so wag niyo na po itong gamitin as maintenance. Proceed po kayo sa kung ano po yung daily routine po ng face ninyo. Pero kung wala naman, again, pwede nyong gamitin yung day cream at saka night cream. Kahit yung sabon, wag na lang kayong mag-toner para hindi na siya mamalat at protection na lang siya sa face nyo. Kasi kailangan din natin yung sunscreen. Pero esensya na, maingay. Kasi may ginagawa sa aming kapitbahay. Wait. Ayan. Okay na ba? Para ako nakikipaghabulan dun sa ingay sa labas. So, ayun. Ano na nga ba? Ano ba sinasabi ko na wala tuloy ako? So, yun. Huwag nyo na pong gagamitin na maintenance itong Rejuvenating Set 2 natin kasi hindi po siya pang maintenance. Pero pwede nyo pong gamitin
Yung sunblock tsaka yung night cream pang maintenance. Huwag na lang po kayo mag-toner. Sunblock tsaka night cream pang protection na po na yakin yan sa face. Ako kasi, ang ginagawa ko, kapag may ginagamit akong product sa face ko, ine-experimentuhan ko talaga siya. Sinusubukan ko muna siya days or weeks. Depende kung mag-react ba yung mukha ko or kung maganda ba or kung ano ba. So, yun, kapag naging okay, tinutuloy-tuloy ko na siya. Nag-i-stick na ako doon sa product na kung anong ginagamit ko. Hindi ako nagpapaiba-iba. So, since nga nahiyang ako dito, yung ginagamit ko. Pero, ano lang, parang once, twice a month ko siya ginagamit. Depende sa pangangailangan ng mukha ko. Kasi mapapansin mo yun eh, kapag feeling mo, bumabalik na sa dati, yung nagkakaroon ako ng mga blackheads dito. Yan, eto kasi yung madalas na nangingitin sa akin. Tapos yung mga pekas ko, hindi ko sure pero may mga pekas ako pero nagla-light-light na. May mga pekas ako dito before pero ngayon nagla-light na siya. Ayan o, pag ginanyan mo pa siya o, ayan o, makikita mo pa. Pero nagla-light na siya, hindi na siya masyadong kita kapag nakaganyan ako. Tapos yung mga pinagdaanan ng tigyawat, ayan. Ayan. Natutuyot siya, tapos ganyan. Mag-light siya. So, depende sa inyo na yan kung paano, kung ilang beses nyo siya gagamitin. Basta, sa akin lang, advice ko lang, 2 araw nyo lang siya gamitin, tapos stop nyo na. Pwede nyo ituloy-tuloy yung sabon. Yung sabon maganda sa katawan. Nakaka-light. Nakita nyo yung balat ko. Kojic lang yan ng mga ating. As in, eto lang yan, yung sabon lang na ng ating rejuvenating set one. Eto. Kasama yan dito sa ating set 1. Maganda siya. Babad nyo lang din. Pwede rin kayo mag-avail ng sabon lang ha. Kung gusto nyo lang nang itry yung sabon at ayaw nyo mag-review, pwede rin naman. Available din yan sa aking Shopee. Pero I suggest, syempre mag-set na kayo kung bibili na nila kayo ng sabon. Kasi sayang naman. Mas mapapamahal kasi kayo kapag individual. Compared kapag set na yung binili nyo. So, ayun. Maganda rin siya sa balat natin. Kahit, ayan na. Oh, focus. Umitim na kasi ako. Tapos ngayon, kahit papaano, bumabalik na yung kulay ko. Binababad ko lang talaga to. Binababad ko siya sa katawan ko. Tsaka smooth yung ano niya. Pero, syempre, kailangan mong mag-ano ha. Kailangan mong mag-lotion. Kasi nga, Kojic yan. Possibility talaga na mag-dry yung, ano mo, yung balat. Kasi parang yung ano, alam mo yung parang ka nagpipil pero hindi mo nakikita na nagpipil ka. Ganon siya. Kaya mas maganda sabay mo siya ng lotion. Para, alam mo yun, maputi na tapos smooth pa. Tapos parang wet look. Basta, bala ka na. Hindi ko sure kung next time ko ba ng maayos. Pero sana, naintindihan nyo kahit papaano yung aking sinasabi. Uulitin ko, ang Shantahl Rejuvenating Set 1 ay intense po ang formula. Ang Shantahl Rejuvenating Set 2 natin ay mild lang po siya. So, wala pong gagamit na maintenance, na ginagawang maintenance ang Shantahl Rejuvenating Set 2 natin, ha? Kasi hindi po siya pang maintenance. So, ayun po, kung may mga tanong pa po kayo, susubukan ko pong sagutin yan. I-comment nyo lang po below. Tapos, syempre, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts. At huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe kasi napapansin ko, ang dami taga nanonood sa akin pero hindi nakasubscribe. Baka naman. So, ayun, and huwag nyo rin po kalimutan na mag-check out. Andiyan po ang aking Shopee at ang aking Lazada account. TikTok shop, meron na rin po tayo. So, follow nyo lang po ako. So, diba, dire-diretso ako gumawa ng video. Hindi naman ako sana na-trigger, pero wala, naisip ko talaga na kailangan kong gawa ng video para masagot ko din ng maayos. Maayos ba? Maayos ba ako mag-explain? Basta yan. So, yun lang. So, that's it for today, mga ating. And huwag mong kakalimutan kahit ano pang pinagdadaanan mo, still, you are blessed. Bye!